guys, it's me again, Kring. Hello, Cassie. Panibagong araw, panibagong video. Siyempre, bago ko sisimulan at bago tayo magkalimutan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe o sa click the bell na din para lagi andito sa aking next video! At dito na yung mga pinamili ko. Ayan. Ito yung binili ko kahapon. Ito pala sampagita. Kasi may nagbenta sa ano yung mga bata. Nagbenta sa jeep. Ayan. Dito na siya yung mga gamit. Unang binili namin ito. Yung bag. Ayan. Yung bag siya. Maganda naman siya. Ayan. Gusto niya yung bag pack. At gusto niya si Spider-Man. Ayan. Tapos, yun ang bigay nitong pambili is yung tita niya. Ayan. Salamat po. Excited na siya mag-aral kasi face-to-face na nga. Ayan. Ito, bag. Unang bag. Diyan ka muna. Kayo. Ayan. Hapon pala. Kahapon talaga. Doon kami pumunta sa SM Pampanga sa National Bookstore. Ito, ayan. Yan na video na yan. Kahapon po yan. At pagpunta namin doon, hindi po talaga kompleto yung mga gamit at nagkaubusan na sa sobrang rami ng tao. Kasi, di ba, ano na, pasukan na ulit, ganyan-ganyan. Ayan, una, nasa cellphone kasi yung mga requirements nila sa school. Ayan, yan po yung binigay ng teacher nila ng mga, ano, yung mga gamit nilang bibilhin. Ayan, dyan po nakalagay. Ayan, at ito yung ipakita ko sa inyo at kung paano ako nakatitis. Nung una talaga napaano ako kasi sa SM kami pumunta sa National Bookstore and then wala. Wala nang stock yung iba kasi ang daming tao sobra. Yun na nga. Una, tapos yung mga ibang ano, kanina ko binili pagkatapos ng orientation namin, dumiretso ako sa bilihan ng mga gamit at dun ko nabili lahat ng kailangan nila. At ngayon, meron na siya ng gamit lahat. Diyan ko nabili lahat. Yung mga notebook niya, yung mga kulang kahapon, binili ko na lahat. Ito. Una dito sa requirements niya, sa grade 1 po siya. Grade 1 po siya ngayong pasukan. Ano, 10 notebook writing. 10 writing notebook. Ayan, isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ayan. At yun naman sa notebook nila sa grade 1 ay naka color coding. Ayan. Color coding na yan siya. Ayan. Notebook niya kompleto na. One down. And then next is double crayons. Ayan. Actually, hindi po ako sponsored ng mga product na to. Sinishare ko lang naman kung yung, ano yung mga kailangan sa grade 1 student. Yan. Pero iba-iba po yung school, ha? Pangalawa, roller. Ayan. Roller! Pangatlo, pencil. Eto. Ayan, pencil. Pang ano, next? Eraser. Or pambora. Ayan, eraser. Ayan, eraser. Next, sharpener. Dito na siya eh. Ayan, hindi ko na siya binilhan ng sharpener kasi meron na kasama sa pencil case. Ayan. Binili niya yan. Hindi siya nagkuha niyan sa ano, National Bookstore namin to nabili. Pero yung mga notebook dyan lang sa ano, dyan sa tabi ng school, meron kasi dyan nagbibenta ng mga school supply. Yan, dyan ko na kompleto yung mga gamit niya. Kasi kahapon sa SM po talaga kami pumunta at sa National Bookstore. Kaso nagkaubusan kasi sa sobrang daming tao ba naman na namili. Si pasukan na talaga, hindi na natin mapigilan yan. Siyempre, double ingat na din sa mga bata na papasok na. No? And then, sharpener. Pad paper. Yan, grade 1. Kasi grade 1 po si Kuya Chan Chan. Yan, grade 1.
Yan, grade 1. And then, scissors. It's a scissor. Ayan. The next, drawing book. Ayan, drawing book. Ayan, drawing book. Green kasi, syempre, boy siya. Then, drawing book. Stamp pad. Ayan, stamp pad. The next, stamp pad. Watercolor. Hindi po tayo sponsored ng mga product na to, ha. Sinishare ko lang yung mga ano, kailangan sa grade 1 at kung saan ko din nabili. Wait. And then, art paper. Dinalawa ko na para ano, dami-dami din. So, National Bookstore namin to nabili itong ano, itong art paper. Yan, art paper. And then, kasi yun talaga yung plano ko sana kahapon. Doon ko na lang binili sa isang store lang talaga para hindi na mag punta-punta sa ibang store. Kaso, wala talaga nag-out of stock lahat. And then, art paper, clay. Ayan po, clay. Yan, next. Next naman is, next ng clay, glue. Pare ko. And glue, Elmer's glue. Kasi gusto ko yan kasi maganda lang siya gamitin. And then, Manila paper. And then, long and short plastic envelope. Ayan, may ano na din siya. Periodic table. Ayan. Unang hakbang sa pagbasa, abakada. Ayan. Ito, abakada. Kasi ito talaga yung ginagamit pag start pa lang sila. Kasi sa grade 1 po talaga, start na sila magbasa. Ayan, ganyan. Yan na talaga yung start nila sa pag-aaral. Tapos, the rest nito, ito, nabili ko din to sa National Bookstore. Binili ko lang kasi magamit din naman to dito sa bahay. Pang ano, dikit-dikit. Binili ko lang. Tapos, ito, para lagay ng mga gamit niya. Hindi naman to ni-required, pero dito ko ilagay. Ayan. And then, ayan, bumili na lang din akong ballpen sa ano. Tapos, pakita ko na lahat sa inyo yan. At yung nagastos ko talaga nito, kahapon, yung nagastos ko sa National Bookstore, yung nabayaran ko mga 800 plus. Hindi pa po siya kompleto nun. 800 plus po siya. Pero ngayon, kasi nga, wala dun eh. Wala na ang writing notebooks dun sa National Bookstore. Wala na talaga. Nagkaubusan na. Pati yung mga crayons. Wala na siyang double crayons. Yung ganyan. Ewan ko lang sa ibang store ha. Pero sa SM Pampanga, wala na po kasi kulang yung mga gamit yan. Yung nabili namin, ito, bag. Tapos yung mga, yun, envelope, yung ganun lang. Pero yung notebooks talaga na writing for ano, for grade 1 level, ganyan. Wala na po talaga. Ayan, nagkaubos na po talaga. Kaya doon ko na lang binili. Sabi ng school ngayon. Kasi galing din ako ng orientation ng mga parents. At ako po ay isang president ng room nila. Grabe siya. For the first time president. Pero nung kinder pa siya, kindergarten siya, ano din po ako, secretary sa room nila. At ngayon, naging president na. Tapos yun, nabili ko ngayon notebook, yung drawing book, yung watercolor, yung ano pa yun, crayons, roller, yung glue, dyan sa may tabi ng school nila, at yung nabayaran ko ngayon is $380. Yan, $380 lang po yung notebook, yan. Hindi, yung $800 plus kahapon din, $380 ngayon, mga ano na yung nagastos natin. Siguro mga, ano ba yan, bubo ko sa math. Mga 1,000 plus na ata. O, 1,000 plus na. Hindi pa yan kasama yung bags. Hindi pa ako nakabili ng uniform. Kasi gusto ko pagbibili ako ng uniform, kasama siya para masukat niya doon. Para hindi na ako magpalit-palit pa. Pati school shoes, hindi pa din. Wala pa din. At isama okay sa pagbili namin ng mga ganyan. Ngayon, ito muna yung mga gamit para sa school. Ayan. Yung binili, nabili ko. And then ito, bumili na lang din siya ng
baunan niya at tumbler ng tubig niya kasi kailangan po yung tubig. Ayan. Kasama yun sila pero iba yan. Ito yung tumbler niya. Sa SM din po namin nabili to. Kahapon. So yun niya, hindi nga nag-ano lahat ng mga requirements. Wala doon yung iba. Kaya sa ibang tindahan na nagbibenta ng mga school supply yun. Ipakita ko yan sa inyo. Wait, ayusin ko lang. Mga gamit sa grade 1, hindi naman sobrang dami. Iwan ko lang sa mga ibang ano ha, school. Iba-iba naman kasi yung ano nila. Iba-iba yung mga yun lang. Basta kung kayo, kung saan kayo nakakatipid, dun kayo bumili. Kasi kaysa naman pupunta pa kayo ng malalayo, meron naman pala sa malapit. Yan. Saya lang tayong pamasahe. Saya lang tayong pamasahe. Pero dahil pinasyal na din namin yung mga bata kahapon, kaya pumunta talaga kami ng SM. Pero kung hindi naman, ano, dyan na lang kayo sa malapit. Meron, kung meron naman kompleto. Kaysa naman pupunta kayo sa malayo, tapos wala din. Hindi kompleto. Yung ganon. Mindset. Yung mindset. Ayan. Aray ko. Ito yung lahat na nabili ko sa kanya. Okay, sa inyo. Ito po lahat. Ayan, yung bags niya, yung baonan niya, tsaka yung tumbler para sa tubig. Importante yung tubig. Ayan, yung notebooks, Manila paper, art paper, envelope. Ito, pencil. Hindi pa naman to sa kanya. Sa akin yan. Sa akin din to. Sa akin dito. Ayan. Glow, crayons, eraser, scissors, pencil, watercolor, stampan, drawing book, abakada, pad paper, ito, notebooks, 10 notebooks yan. And then, clay, at saka yung, ito, hindi naman talaga to required, binili lang niya. Yan. Yan po lahat. Yan. Yung kulang na lang niya is yung uniform, kasi hindi ko siya sinama kanina, kasi tulog pa sila, at ano yun, orientation yun ng mga parents, hindi ko siya pwede isama. Yun niya, hindi ko siya sinama kasi nag-orientation kami sa room. And then yun niya, nahalal tayo ng isang president sa room nila. Ewan ko lang kung anong gagawin ng president. Wala pa akong experience kasi bago pa nga lang yung estudyante ko. At yun nga, ano, yun lang yung kulang namin, yung school uniform, white t-shirt, tsaka school shoes, yung ganun. Yun yung bibili natin. Tsaka magbili na din tayo ng mga bimpo kasi nga kailangan maging malinis yung anak natin dahil nga pandemic pa rin. Kahit naman face to face tayo, mag-iingat pa rin tayo at lagayan ng alcohol. Importante po talaga yung tubig. Kaya dapat sila may sariling lagayan ng tubig para pag nauhaw, doon na sila kukuha at syempre alcohol. At baunan na din natin ng face mask, extra face mask. Ayan, ganun. At yun lang po yung sinishare ko. Nakatipid po talaga ako dahil doon ako bumili sa tabi ng school nila, yung school supply. Napamahal kami kahapon doon sa SM tapos hindi pa kompleto kasi nga sobrang daming tao. At yun, nakompleto ko na siya dyan lang sa tabi ng school nila. May school supply kasi nagtinda dyan. At yun lang yung sinishare ko. Sana nagustuhan nyo yung video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at click the bell na din para lagi andito sa akin next video. Thank you for watching. God bless y'all. Ayan, kasama ko po talaga si Cassie. Ayan, bumili din siya ng pencil case niya. Kung anong yung binili ng kuya niya, binili niya din. Ayan, pati bag, meron din bag si Cassie. Ayan, pakita mo Cassie. Pakita mo. Ayan, hindi, baba lang ba. Ayan, yan. May bag din. Awan mo eh. Ano galaw? Huwag mo igalaw. Ayan. May bag din po si Cassie. Ayan. And bye-bye na. Bye-bye. Bye.